Good morning, everyone. Welcome to BCI, Beraka Church International. I am so glad, or we are so glad na naanapunta karong Sunday. Blessed Sunday, everyone. I believe that the Lord united our hearts today in worshiping Him in spirit and in truth. So, may ask everyone po sa labas, please gather around. Hallelujah, Lord. We praise you, O God, today. Yes, Lord. What a blessing, Panginoon, na still nandito pa rin tayo. We are able to come to bring praises and worship to our living God. Yes, Lord. Can we have this silent moment with the Lord? Let's reflect for the whole week, no? Paano yung goodness ng Lord na experience natin all throughout this week? Can we ponder upon it and we just praise Him and thank Him with all our hearts? Yes, Father God, Lord. We invite you today, O God. We truly, Panginoon, want to experience you today, Lord. We long for your presence to come, O God. This is not just another day, an ordinary day, Panginoon. This is the day, O Lord God, of rejoicing. A day, Panginoon, that your people are gathered, Lord, to bring you honor and glory because you deserve it, Panginoong Jesus. Lord, thank you so much for the past week, Panginoon, that you have sustained us. You have enabled us, Lord. You are the upholder of our lives. You know, Father God, how weak we are. Yet, Lord, you never fail, Panginoon. And you remain faithful po sa buhay namin. That's why, Lord, this day we will offer our whole being, Father God, in worshiping you, in praising you, O God, today. May I ask everyone to please stand. Thank you, Lord Jesus. Lord, search our hearts, O God. Just isipin nyo lang that ikaw at ang Panginoon, don't allow distractions around you. Just focus on the Lord. Focus on Him. Focus on His love. Yes, O God. Thank you so much, Jesus, oh God. Father, inhabit this place, oh Lord. We ask the presence of the Holy Spirit this moment, oh God. Ko'y maging banal mong tahanan, luklok ka ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri at pagsamba, maghari ka Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan,
Papuri at pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. All together, church, let's sing. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal. Wagas na pagsinta, yes, Lord. Daluyan ng wala hanggang mga papuri at pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Let's sing it with all our hearts. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklok ka ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng wala hanggang mga papuri at pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. O God, thank you, Abba Father. Thank you so much, Lord Jesus. In Psalms chapter 66, verse 4, all the earth will worship you and will sing praises to you. They will sing praises to your name. Glory to God. Yes, Lord. Let's sing praises to our God. Let's shout for joy to the Lord. Hallelujah. We have our hands, our voices, our hearts. Let's offer this time to give our very best, our highest, our excellent praises to our living God. He is our Adonai. Lift my voice. I lift my praise to you. I lift my hands. Yes, Lord. Lift my worship to you, and I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve, for the world will fade away. Still my soul to you remains, only you will I adore. Come on, church, lift my voice, lift my voice, yes, and lift my praise to you. My hands, amen. I lift my worship to you, and I love you more than I can say. Yes, oh God. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing,
only you will I adore. Only you will I adore. Only you. Only you will I adore. Oh, it's so good to praise our living God. Oh, glory, Jesus. Salamat, Lord, sa kalipay. Salamat, Panginoon. All the earth, praise you glory and honor, Panginoon, because you deserve it, O God. You deserve, Panginoon, the highest praises, Lord, of all the things that you have given us, of all the things that you have done in our lives, Panginoon. Hulang pa po, Lord God. May this be a sweet aroma, O God, today, Lord God. May you be delighted in our life, O God, as we offer praises and singing to you, O God. Thank you so much, Jesus. Into your courts I will enter, Maker of heaven and earth, I tremble in your holy presence. Glory, glory in your sanctuary, splendor and majesty, Lord. Worship the Lord. Father, into your courts I will enter, Maker of heaven and earth. Yes, oh God, I tremble in your holy presence. Glory, glory in your sanctuary. Glorify and bless you.
Romans chapter 8 verse 32 says, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things? Amen? Amen. Hallelujah! What a generosity of our Father! He gave His beloved Son for us. Hallelujah, Lord God. You are worthy, O God. You are worthy, Panginoon. Thank you so much, Jesus. Hallelujah, Lord God. Thank you for your great love and mercy, Panginoon. Hindi niyo po pinagkait sa amin, Lord, ang inyong pinakamamahal na anak na si Jesus. Thank you for the cross. Yes, oh God. Thank you for the price you've paid. Yes, oh God. In bearing all my sin and shame, in love you came and gave of me amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, yes, oh God, seated on the throne. Son of God, the darling of heaven, crucified, worthy is the for the cross, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for the price you've paid. Bearing all my sin and shame, in love you came and gave amazing grace. Let's worship the Lord. For this love, Lord Jesus, thank you for the name.
Yes, Lord.
Before we sit down, just want you to find a partner next to you and just bless that person. You do that? We're in a church. It's a spiritual family. It's a great day of Sunday. Before you do again, take your seat. Just grab a shoulder and bless that person. Hey, with the best greetings and blessings of heaven you'll have. Come on, let's just give it time. 30 seconds. Just speak the blessing this week to that person. Just bless that person not only with health, protection, joy, gladness, perseverance, everything that you know that's in your heart that you want to bless. Let's just practice it before we hear the word. Come on, just bless that person. Hallelujah. Thank you, Lord. You know, we were in a throne. Just take your seats, please. We're before the throne of God when we worship. You know, when you're in high worship, maramdaman mo yan because hindi lang nag-flow eh, nag-momentum yung hindi lang yung singing mo. Because when you worship God, it's more than just the tone of voice. It's an expression you know you're capable of doing. And sometimes you'll shock, the expression just comes like a river coming out of you. Why? Because we're tripartite, right? We're spirit, we're soul, that's mind, will, and emotion, and we're physical beings. And every time we do that on a Sunday, or even every day when you're in worship, heaven, God Himself, His mighty servants, the angels, comes to you and worship with you. And so when we come, realize gaano ka powerful yung worship. Right? Whenever God Himself, Christ was here, He always starts His day by blessing. In fact, no matter how challenging people are and the days are, He's faced with, Christ always comes out with blessings. And that's who we are. We said we are a blessing church, right? So we must be a people not only capable and able, but willing to bless. We go along with the third of our series we call Crossroad. And the good thing is it's a story, an encounter, a conversation with Jesus and His people. And what really encourages us when we say this is because si God, all along we thought that when He resurrected, He just went up and prayed. But from time to time, God, because He is Lord, He can do all things. He'll just be there beside us. And so, isipin natin, whether we're so happy and up there in cloud nine, or sometimes we're at the low end of life, Christ, His promise that says, I will never leave nor forsake you. Katabi mo lang. And so, as we go to this third of the series, we just remind everyone where we went from the first day. We told the story about the road to Emmaus, right? And two guys were there and just talking to one another. And out of the blue, in-insert ni Jesus yung sarili niya, nagkwentuhan sila. And there's a word there. It says He allowed those people not to recognize Him. And when we look at that where we are, ganun din tayo. Most of the time, God would insert His presence in our lives. Because that's the way He loves us. Akala natin high and mighty lang si God when we worship, but God would really wanted to walk with His people. That's why tinitle natin yung The Way We Were. Balikan natin yung nakaraan, hindi para magyusihan, kundi tingnan natin saan ba yung magaganda nating nakaraan with God, because lagi siyang ganon. Kung siya talagang tatay nating lahat, pakilamero yun eh. Amen? Di ba kayo masaya kung pakilamero sa buhay natin si Lord? Di ba? Lord, kung makikialam ka na lang o may makikialam sa akin, mauna ka nang makialam. So, nakialam siya, di ba? Kwentuhan sila. And then, ang highlight doon, nung sinabi, we're not our hearts. Di ba? Our hearts. Right there. Halos parang nayayanig yung puso natin. Yung pala si Lord na yung kausap natin. And like I said, as we walk with God, may mga moments na gano'n na alam mo yung puso mo nagtitremble eh. Di ba? Mayroon tayo sa kutob. Hindi mo na kailangan kutob eh. Pag kinausap ka ni God through someone or God Himself or through His Word or through sometimes you dream, o bigla naglalakad ka para may kumausap sa'yo, alam mo, hindi ka laban yun, may peace ka, masaya ka, si Lord yun. Di ba?
Amen? Minsan, mahilig tayo sa personal space. Walang personal space si God. Pag gusto ka niyang pakialaman, papakialaman kaya. Makinig lang tayo. Because pag nakialam siya, alam niya may darating. Either may blessing o panganib. Naiingatan niya tayo. Pasalamat tayo, di ba? Lord, salamat. Ha? Talagang caring ka talaga. Grabe ka mag-care. The next time around, we found a man so wise because alam niya yung law. Eh. Di ba? Tuturuan nga niya si Lord. Eh. Hindi naman siya nandoon para makinig at mag-amen. Eh. Nandoon siya para komprontahin si Lord. Dahil Pharisee siya. He knew the law. Kaya morning doon niya, it's good that we know the Bible. We live it out. But we cannot be in a place where we are higher than we're supposed to be. Kaya nga sabi ko, hindi basta kinuwento yung Good Samaritan. May nagtanong kasi. Kinoconfront, tinatapatan si Lord, di ba? Ang highlight doon, sinabi niya, nagkamali siya, tinanong niya yung wrong question eh, who is my neighbor? Because ayaw niya talagang tanggapin na bawat hataw niya kay Lord, binabalik na ni Lord gently. Alam mo si Lord, grabe, di ba? Pwede naman niya konfrontahin yung Pharisee pagalitan, hindi, pinuri niya pa eh. Di ba? You answered correctly. Di ba? Imagine mo, iniinsulto mo na si God, ang ganda pa ng pakitungo sa'yo. Imagine mo si God kung malupit siya tulad ng iniisip natin, yung thunderbolt and lightning, very, very frightening, saka pupunta. Matatakot ka, di ba? Imagine mo nagkakamali ka. Ilan bas ba tayo nagkakamali? Nagko-compromise? Pinalo ba tayo? Kinidlatan ba tayo? Hindi nga eh. Misa nga, piling mo, inispoil ka pa eh. Naman. Pero before ka malaglag, hinarangan ka na. Ba? Ganun ka kamahal eh. Hindi lang mahal in a sense na may halaga ka, ganun kanya ka-love. So when we talk about crossroads, ito yung mga times sa buhay natin at buhay nila nung unang panahon na nakasalubong nila sa God sa intersection. Alam mo yung buhay natin nag-i-intersect, whether you admit it or not. That's why sabi ko, pagkatapos ng pandemya, nasa malaki intersection tayo. Tatawid ba tayo with God o tatawid tayo mag-isa? Tandaan natin, buong buhay natin, mula pinanganak tayo, lagi natin sinasabi, love natin si God, pero mag-isa tayong tumatawid sa buhay. Pagka nagkapalpakan, sinisisi natin si God. Ikaw kasi Lord eh. Sabi mo ba, tinanong mo ba ako? In fact, kapag ka napapahama ka, ando dun lang din ako, nak. Hindi nga kita sinisi eh. I hope, you know, before tayo pumasok dito sa kwentong to ngayon, isipin natin, Lord, grabe mo kamahal. Minsan, feeling ko na spoiled ako eh. Diba? Parang laro dyan sa labas, bingong-bingo ka lagi ba? Parang grabe na hirit mo, diba? Pero love ka ni God. Eh. Bakit? Alam niya may destiny siya sa'yo. Hindi nagbabago yun. Hindi yung destiny natin o destiny ng buhay mo. Hindi yun nakapalagay sa'yo. Hindi yun it depends on you. It depends on God. That every time, kahit sumegway ka pa, nag-long shot ka pa, kung saan ka pa dumaan, haharangin ka pa rin niya, dadaling ka niya. Ang problema nga lang, minsan dahil matigas ulo natin, naubos na yung oras natin sa mundo. We don't want that. Amen? Hello? Diba? Some people would beg for time, sana mahaba pa oras. Well, sinayang mo kasi karamihan ng oras, pero mabait si God, yung pinangako niya, hindi mapapasuyon. What He promised, He will keep. Why? Because He is a promise keeper. Can you say that? Lord, salamat. You keep your promise. You keep your end of the bargain while I myself, most of the time, don't keep mine. Buti lang sa kontrata na to na covenant, mas faithful yung God natin kaysa atin. Pero ano sagot natin? Humility, love, and obedience. So ito tayo ngayon. Sabi natin the last time, di ba? My way or the highway. Pwede naman, di ba? Pwede you follow your heart. Sabi sa Bible, follow your heart, but realize in the end, you'll answer for it. May consequence yan eh. Tama? What you sow, you reap. Yan, alala ko tuloy yung kaibigan natin na ako, di ba? Ako, siguro kaibigan ko pa yun, then medyo ka-age ko pa ng konti, pag naalala ko yung kanta niya, My Way. Di ba? Di ba? I did it my way. O di ba, sige na. Old blue eyes. Yeah, you did it your way, but in the end, you'll face him. I hope when you do it your way, you never did that way in a highway. Because ang lapad nun, wala kang tatamaan. Kaya ulitin ko, sa church, sa relationship sa family, even sa work, even sa business nyo, may makakatama kayo. Alam niyo yung mga tao laging nakakabanggaan nyo, nakakiskisan nyo. Kung i-stick nyo lang yung purpose ni God, yun yung mga loyal sa'yo. Kaya sinabi ko the last time, di ba? Even yung mga nakikinig sa akin, karamihan naman nakikinig ngayon na naka-online pala tayo, no? Thank you, Faye, no?
Naka-online yan, live. Karamihan na nakikinig yung mga klasiko. Karamihan sa mga yan, lalo yung mga boys. Hindi na boys, lolo na katulad ko eh. Ayun ba't best friend ko yung mga yan? Nung high school kami, para ka maging best friend, nagkasapakan tayo. Karamihan ang best friend ko, hindi ko lang nakasigawan. Nakasuntukan ko talaga, sipaan, sapakan talaga. After that, peace na kami, best friend. Bakit? Eh, totoong best friend, kailangan magkatamaan kayo eh. Dahil hindi nagkakatamaan, fair weather lang yan, di ba? Kapag ka nauga ka na, goodbye. See you when times are good. You know, if you find a person sa loob ng pamilya mo o kaibigan mo na naginagano ka, pasalamat ka. Kasi pag hindi ka mahal niyan, hayaan ka lang niya malaglag sa bangin eh. Pero pag mahal ka niyan, papakialaman ka niyan. Pero pinakamalapit makialam, again, si Jesus. Thank you na lang, di ba? You want a title to this? I call it The Long and Winding Road. But let me read that. Acts 9, verse 1 to 6. This is the conversion of Saul or Paul. Meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciple. He went to high priest, asked him for letters to the synagogues in Damascus so that if he found any there who belonged to the way, yung mga Christian yon, kasi ang tawag sa dati, hindi pa naman Christian eh. The way lang ang tawag sa follower ni Lord. Whether men or women, he might take them prisoners to Jerusalem. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, "Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord?" Saul asked, "I am Jesus, whom you are persecuting." He replied, "Get up, go into the city, and you will be told what you must do." God, thank you. We read this account of why Paul came to surrender. As we hear this word today, help us surrender. Help us surrender our own way, kung minatira pa, so that we could follow you and hear you and obey you 100%. We give you praise. Sabi nga yung complete title to, A Long and Winding Road, This is the Road to Damascus. A Journey from Hate to Love. Parang common yung word na hate, ano? Ngayon may mga haters, bashers, mga tao na kahit hindi naman magkakaaway, naging magkaaway. Daming issues, di ba? Before the pandemic, nagka-pandemic, mula bakuna hanggang boto, nagkandagulo yung mga tao. Kaso ang hirap kasi pagka nagkagalit-galit na, yung paano magkabate-bate, di ba? Yun ang problema eh. But in a church, susundan ko lang yung message ni Pastor Dave last week, ba't mahalaga yun? Kasi we're called to be reconcilers. Alam mo, reconcilers? Pag nakipag-reconcile ka, kay mali ka, o lalo kung tama ka, mali siya, i-reach out mo. Ang tawag doon, humility. Kaya nga sabi ni Paul, di ba? It doesn't matter kung sino sa atin ang tama at mali. Gawin na lang natin, lahat tayo mali, sigad na lang yung true. Di ba? Pag sinagad mo doon, lahat naman tayo may mali, siya lang wala eh. So kung ang standard natin tayo-tayo, magkakatamaan talaga tayo kasi may tama ka, may tama ako, may mali ka, may mali ako. Pero pag tumingin tayo sa heaven, lahat tayo mali. Ayun ang standard natin, di ba? Kasi tayo, tao lang naman eh. Di ba? Yung akala natin at akala mo, akala ko, akala lang natin yun. Di ba? Pag sinukat natin, mali pala yung akala natin. Ito si Saul, which is naging Paul yung pangalan niya. Isipin natin na nung unang kwento natin, may dalawang namasyal, papuntang Emmaus, kasi takot na takot sila, pinipersecute na sila, pinako si Lord eh. Biglang naging tatlo yung nag-usap doon, di ba? Nakichat si Lord. Di ba? Nirebuke pa nila, nasan ka ba? Di ba? Nagkaupakan last week, nasan ka? Yung inupakan last week, yung pinako sa cross, saka nag- kausap nila eh. Nila na-recognize, di ba? Yung pangalawa naman, akala niya napaagaling niya, makokorrect niya si Lord, tuturuan pa niya si Lord. Ayun, tanggapin na mali siya, nagtanong siya ng wrong question. Sino ba neighbor ko? O kaya nabasa na natin yung Good Samaritan, di ba? It turned out, kahit saan doon, si God na nakiride on sa chat, o si God na sabi niya, hindi ako yung Pharisee, o yung Levite, or ako yung priest, ako yung Samaritan. Ito na ngayon yung malupit. Kasi doon, ini-insert ni God yung kwento, di ba? Noong una, nakichat siya, di ba? Naki-walkthrough. Yung pangalawa, kinuwento siya. Ito malupit. Diba? Sabi nga, nagkagulo tayo kasi may mga tao na-offend nung sinabi yan, let me educate you. Ito mas malupit. Ang ginawa ni Lord kay Paul, nilaglag sa high horse, nakasakay siya ng kabayo eh. Tapos meron siyang authority to arrest. Yan ba yan?
May warrant siya, nakatakot siya. Judge, check mo ba hindi ka nag-sign ng warrant nun? Delikado, di ba? May ano yun? May sign yun ng high priest. Kaya ganun katapang si Saul. Kakalad ka rin niya sa sinagog ng Damascus. Tandaan nyo, ibang country na yun. Ganun ka-powerful yun. Because nasa Roman Empire sila, yung pinirmahan sa Jerusalem as good as the sign of the emperor yun. Hulihin mo lahat. Bakit? Tama ba siya? Tama naman talaga siya eh. Kasi nung time na yun, sa tindi ng pananakop ng mga world empires, nagkandahalo-halo na yung turo sa Jewish religion. Diba? After Babylon, after Persia, after Alexander the Great, nahaluan na yung Jewish faith. Yung iba nga, nag-asawa na ng hindi Jew. Pero ang faith nila, Jewish. Good example, si Timothy, nanay niya, Jew, tatay niya, Greek. Pero ang inaccept niya, Jewish faith. So, paano yun? They want to make it pure because ang daming maling turo. Malibang maikorek yun? Hindi. Tama ginagawa ni Saul at ng mga high priest. Ingatan natin yung faith natin na hindi mahaluan. Di ba? Hindi mamistiso yung faith ng Jewish, kaso nga lang nasobrahan. Sa sobrang pagkatama at kakorek, nawala na yung love. Tandaan natin na dapat alam natin yung word. Pero kung natin kalimutan, walang power yung word kung walang love. Dahil sabi ni Jesus, tatlo lang yung highest eh. Faith, hope, and love. And the highest of them all, love. Diba? Sa dulo, matitira love eh. Kaya pag tinina mo, nasan yung love ngayon kay Saul? Nangaladkad eh. Habang nandoon siya, nangabahay siya, galit na galit siya, breathing murderous threat. Alam mo sila, pag sinabing breathing murderous threat, eh, totoo yun. Kasi, basahin man natin dito, tandaan natin, maya-maya, siya yung dahilan, kaya namatay si Stephen, di ba yung unang martyr? Siya. Nandoon mo siya, in-approve niya yan eh. He was watching the death of a Christian murder, the first among us. Before pinakain sa leon at ginawang ilaw at pinagusunog yung mga Christian, unang pinatay si Stephen sa Jerusalem. You realize what happened there. Nalaglag siya. So before tayo magtuloy nito, isipin natin, Lord, lahat kami may alam, lahat kami pinromote mo, lahat kami binless mo, kaya nagbless nga tayo. As a Christian, I've known so much walking with you and you've given me honor by letting me into a high horse. Nothing wrong with a high horse. But you cannot use that position to look down on others and consider them, mas matindi ako sa'yo, may authority ako, so dapat andiyan ka lang. Eh, nilaglag siya negad sa high horse. You know, that high horse may be physical, but for all of us, that high horse can be a ground for us to shake. Ulitin ko ha, when God promotes, hindi niya babawiin. Pero habang nasa taas ka, dapat the higher you go, the most humble you become. Kasi nakakatakot sa taas, nakakalula, para skyscraper na yung power mo. Pag nakalimutan mo kung bakit ka nandun, na dati nandun ka lang naman sa ilalim, inangat ka ni God, magkakaproblema tayo. Kasi ang reason ni God, para itaas na itaas mga tao niya, para makita ng mundo na grabe pala mag-promote si God, hindi lang nagmahal, nag-bless. Nagbigay pa ng authority, pero the more you have. Di ba? Kaya nga sabi niya, much is given, much is required. And what's the most required thing? Humility. Kaya naalala ko yung turo lagi sa Men of Pentecost, what does God require of you, O men? Di ba? To walk humbly. Wow! Di ba? To love mercy. To act justly. Tatlo lang yun. Tatlo ni require ni God eh. Nawala si Saul doon. Just ba siya? Hindi. Humble ba siya? Hindi lalo. Nalakit na siya eh. Ginawa ni God, kumuha siya ng light from heaven. Di ba? Spotlight yun. Laglag siya. Laglag siya. Tinanong ko ka na umaga, Lord, ba't kailang mabulag ni Paul? Ba't mo kailang bulagin, di ba? Impress sa akin ni God, Mel, si Moises ba, pinakita ko yung mukha ko, di ba, likod ko lang. Pag nakita ako ni Paul, patay yun. Patay yun. Sabi niya, no one can see God and live. So he had to blind him. Binulag sa grace yun. Alam niyo, minsan pag nilaglag tayo ni God sa high horse, di ba? Ilan sa atin yun doon? Naranasan ko yun, ang taas ko na, nilaglag ako, abo ako eh. Pero abong humihinga. Admit to you, many times sa buhay ko, grabe ako inangat ni God. The moment binagsak niya ako, talaga namang, parang upos na sigarilyo. Nawalan ako ng halaga sa sarili ko, eh, bakit? At least humihinga pa rin, di ba? Ganun nga kamahal eh. Hindi ka kukunan ng buhay, ibabagsak ka talaga, nga ma-realize mo, oh my God, ano nangyari sa akin? Nandun na ako eh. Di ba?
Parang sinasabi na, piso mo nanalo ng barko. Ha? Grabe na. Grasya yun. Ganun mahal si God. Piso lang invest mo, barko binigay sa'yo. Pero nagkabarko ka ba, ano ka? Mayabang ka na. Pili mo, high, ano ka na, di ba? High and mighty na ako eh. Mag-ingat ka kasi the higher you go, di ba? The harder you fall. Bakit? Because God loves you enough to tell you, I can make you go even 10 times higher, but you need to be 100 times humble. Dahil delikado doon. Doon nayari si Satanas, di ba si Lucifer? Grabe. Presence ni God, paano nalaglag? Tanong ko nga, Lord, nasa harap mo na yun eh. Holy, sinless, paano nagka-sin? Secret. Malalaman mo yung pag nasa langit na kayo, di ba? May mga bagay si God ayaw i-chika sa atin eh. Nakakatakot. So yung tanong ko, Lord, ba't binulag mo? Kasi pag nakita niya ako, tsak, walang destiny si Paul. Patay yun. No one can see me and live. Wow. So ulitin ko ha. Ayun ba sa atin? Alam niyo, ako naranasan ko. Siguro many times na high horse na ako eh. Pero siguro ngayon, Christine, natuto na ako. No? Hindi na katulad ng kanta ni Garen. Di na natuto. Di ba? Natuto na ako. Hello? Encourage ko kayo, alala kayong mga bata. Huwag kayong matakot pag inangat kayo ni God. Malulula kayo, pero dapat sobrang lalim ng humility mo. Amen? Hello? Parang si David, who am I, Lord, and who is my family that you made me ruler over Israel? Crabbing humility. Sinagot siya ni God, di ba? I've taken you from being a shepherd, nothing, to be king over my people. Wow, crabbing. Sinong gusto nito ma-bless? Ano? Huwag na kayong shy. Ayun ni God ng shy eh. Come on! Gusto makita na. Lord, I wanna be blessed. Marami kayo. Ayoko na sabihin para detali. Kayo na lang ni Lord kung anong blessing gusto niya. Alam mo, si God, di nagdadamot yun. Sobrang nga magbigay yung tatay sa langit eh. Malulunod ka. Kaya wakala mo, alam mo na, hindi mo pa rin alam. Pag binigla ka noon, naku. Pero dapat lalo kang humble. The more binigyan ka, the more iiyak ka eh, Lord. Sino ba ako? Deserve ko ba to? Diba? Ito siya eh. Nalaglag siya. Imagine mo, with all the authority, with all the yabang. This is Saul, ah. No ordinary guy. Sabi niya, I'm a Pharisee of Pharisee. Nung sinabi niya to, Kristiyano-Kristiyano na siya. Pero nung nagpalabasa ng matitinding resume yung mayayabang na mga nagpipreach, napilitan siya. Ayoko sana eh. Pero pinilit niyo, nilabas niya yung resume niya. Oh. I'm a Pharisee of Pharisee, a disciple of Gamaliel. Alam mo si Gamaliel, kung may pinakamalupit na constitutionalist sa Pilipinas na halos sinulat yung constitution, ganun si Gamaliel. Para maging disciple ka nun, dapat ang tawag sa'yo, iilan lang kayo. Ang tawag sa'yo, the best of the best of the best of the best of the very best. Eh kung top si Paul dun, eh ano pa yung sinasabi ng mga super apostles kuno, di ba? Nabanas siya yun. Maglabas ako resume. Ayoko sana magyabang eh. Nung nilabas, malalaglag ka. Si Gamaliel, oh. Si Gamaliel naman nagsabi, di ba? Tirisin natin yung mga ano, sabi niya, alam niyo, kung kay God galing yan, lumayo na kayo, sabi niya sa mga high priest. Because babanggain niyo yung langit, eh. Tagilid sila, di ba? Nakakala niyo sa Acts, if that came from God, you better get out of the way. O even yung high priest, sumaludo kay Gamaliel. Ikaw ba kaya disciple ka ni Gamaliel? Tapos hinainan pa ni high priest yung arrest warrant. Oh, wala yun. Super yabang, eh. Pag sakay-sakay na ganun, marami yung upakan. Biglang inilawan, pag! Laglag sa kabayo, oh, di ba? Gusto niyo pang mag-introduce si God, pero not this way, di ba? Ito malupit, eh, nag-introduce mismo si Jesus sa'yo. Grabe ito. Sabi niya, near Damascus, suddenly a light flash, he fell to the ground. Ito yung high horse na heard a voice. Say to him, heard, kasi nabulag agad siya. Saul, Saul, why do you persecute me? Di ko ba natakot nun? Hello? Diba? Lalo yung mga mahilig mad na Star Wars, diba? Pag dumating yung nakaitim, tan, 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 diba? Tan, 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 tan. Diba si Darth Vader yun? Eh pag si Darth Vader tinabi mo kay Lord, si Darth Vader yung aapakan ni Lord, eh tabi dyan, nakaitim ka lang eh. Wala, mas masiga pa to kay Darth Vader, tsaka sa mga Sith Lord ng Star. Ito yung nag-create ng universe eh. Inintroduce niya, ba't mo ako pinapersecute? Bakit? Eh tinitira mo yung church ko, Sol eh. Ilan dito yung feeling nyo, hindi kayo, di ba? Lord, ang tagal ko na nag-work, hindi mo lang ako umasensyo, lagi ako inuupakan. Lagi akong kinawawawawawawawa, di ba? Na-feel nyo ba yun?
Alam mo gano'ng kayo kamahal ni Lord na one day, soon, pag hindi ka bumitaw, i-vindicate ka niya. Gano'n ang ginawa ni God kay Saul. Ba't mo ako pinapersecute? Ang sagot niya, who are you, Lord? Akala ko ba bossing ka, di ba? Sinong Lord yung tinutukoy mo? Pag ikaw ba naman binulag nilaglag, hindi ka ba naman sasaludo nun? Di ba? Hello? Bilang sabi niya, bossing, joke lang to. Anong joke, ha? Gusto mo? Nag-introduce si God sa kanya. Sabi ko, Lord, huwag ka naman mag-introduce sa akin ng ganito. Takot ako eh. Ito yung katapat pag medyo high horse ka na. Hindi ko yung medyo ano ka na, feeling ano ka na ba. Delikado yun. Baka mag-reintroduce si God, takot mo lang, di ba? Ako, takot ako sa ganito eh. Sinagot siya, who are you, Lord? Sinagot pa siya. Galing ni Lord makipag-converse, no? Very humble. I am Jesus whom you are persecuting. Wow. He replied, now get up and go into the city and you will be told what you must do. Wow. Grasya, di ba? Di ba? Sabi ko, Lord, buti na lang hindi ako si Jesus kasi ko ito, Akatiim ka talaga sa akin, di ba? Iba talaga si Lord, eh, no? Love, di ba? Pinagpapatay na yung mga tao, inupakan na si Stephen, ganun-ganun pa si Saul, punta ka siyudad na ka. Yung dating siga na agila, naging sisiw, di ba? Para kang prisoner, pag gumanong ka, oh, Donovan, grabe, agila yung sa likod mo. Nilapitan kay Lord, wala na tira, sisiw na lang ba, maliit? Piso na ba? Nawala yung agila mo, ganun nangyari kay Saul. Hana mag-agila, piso naman ha. Natakot siya, di ba? Okay, punta na tayo to, quick lang. Paano nangyari yung Saul to Paul, di ba? A walkthrough. Una, ito yung dapat nakita natin sa nakita natin kay Saul. Sabi niya, when our head knowledge blinds out the revealed truth. Alam naman natin kung ano yung totoo eh. Kasi nasa Bible, di ba? Hindi lang sa Bible, natutunan mo talaga, kinakausap ka ni God, revelation. Ni-reveal yun eh. Pero sumobrehead knowledge ni Saul. Ito, nangyari kay Stephen. When the members of the Sanhedrin, ito yung talagang ruling council ng Jew pagdating sa katuruan nila at sa relihiyon. Heard this, they were furious and gnashed their teeth at him, but Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God. Jesus standing at the right hand of God. Look, he said, I see heaven open. The Son of Man standing at the right hand of God. At this, they covered their ears, yelling at the top of their voice. They all rushed to him, dragged him out of the city and began to stone him. Meanwhile, the witnesses laid their coats at the feet of the young man named Saul. They were stoning him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Then he fell to his knees and cried out, Lord, do not hold this sin against them. And when he said this, he fell asleep. Iba akala nila natulog lang sa unan. Hindi ganun kasimpleng kamatayan ni Stephen. Pinagbabato siya ng bato talaga. Kasi yung bato natin, garden, di ba? Alam mo yung garden stone, yung puti, tsaka itim na madulas, hindi nakakamatay yun, nakakabukol yun. Yung binato kay Stephen, ganito kalalaki, ganyan, no? Solid block. Parang kagad, una pa lang na bato, patay ka na eh. Pero hindi pina-feel ni God kay Stephen yung sakit. Siguro nang binato siya, nang binato, humiga lang siya, parang gano'n, no? Di ba? Sinong gusto yung matulog dito, para kang nasa, ano, nasa memory foam. Gumanon lang siya, oh. Pastor Rene, tulad lang siya. Kinuha na siya ni Lord. Di ba? Masakit sa mata natin, pero spiritually, anong difference? Nakita niya si Lord eh. Hindi siya binulag, nakita niya si Lord. Huwag tayo matulad kay Saul na sobrang taas, insensitive na kailang bulagin. Si Stephen, sobrang siyang ganong kalapit kay God. Nakita niya yung throne of God. Oh my. Nakita niya si Jesus. Nakita niya si Lord. Mamamatay ka, nakita mo si Lord. Sabi ko, Lord, kung mamamatay ako, gusto ko ganon din kay Stephen. Yung makita lang kita, happy na ako. Kahit paulanan ako ng bala, gagayahin ko yun, Ma'am Gina. Dali lang ha. Po-post lang ako pang memory po mo, di ba? Pinaula namin ng bala si Mel, buhay pa. Tulog lang ako. Diba? Tulog na ako. Na. Bakit ganun? Ganun nangyari sa kanya. Isipin mo to ha, they put their coats on the feet of a man named Saul. A young man, sabi. Hindi pa siya matanda. I remember years ago, nabanggit ni Pastor Dave. Eh. Sabi ko, pas bakit nilagay sa paba niya? Yung pala, ibig sabihin nun, pag nilagay yung coat, diba sa kanila, double yan eh. May outer coat, which is yan yung parang, diba? Parang mga barong natin o kaya Amerikana. May outer coat siya, tapos may inner. Yung outer coat, syempre, sign niya na kagalang-galang sila eh, na inapprove mo. Tinanggal nila yon, nilagay sa paa ni Saul. Kasi pag symbol yon na kami nagpo-protest, galit kami, titibagin namin yan,
symbol din yun na pag nilapag sa paa mo, ikaw yung governing authorities na inassign ng mga authorities sa taas. When Stephen died, God saw Saul, young as he is that time, nilapag sa paa niya lahat ng cloak ng mga bumato. Doon pa lang, minarkahan na sa negad. Akala mo siga ka, sisingilin kita one day. Soon. Diba? Ano pinag-iba? Nakita ni Stephen si God before sa mamatay. Nakita ni Saul si God saan? Sa spirit niya, hindi sa flesh. Binulag muna siya. Bakit? Delikado siya. Knowledge, like religious pride, pops up. It's good na may alam tayo. Pero yung alam ba natin, naging pride na sa atin. Ulitin ko ha, in this fellowship, in this church, we really wanted us to learn so much about God. In fact, God gave us leaders, Pastor Dave, Pastor June, Pastor Rene, Pastor Noel, si Pastor Don. Kanya-kanyang strength kami. But you look at that, thank God that there's people like this. I want to honor Pastor Dave and Pastor June. Mas scholarly yan. Eh. Diba? Si Pastor Rene, ito yung pastor ng komunidad. Si Pastor Noel, yun ang Indiana Jones ng ano, kasi kung saan-saan nakakarating yun. Oo, ang pag-pray nyo, nasa ano ha? Nasa na nga ba? Nasa Tawi-Tawi? Baka susunod, nasa Saba na yun eh. Pastor Don is still doing great in the Bible school. Ako, geologs lang ako. Okay? Geologs lang ako. I'm thankful, grabe yung balance ng church na to. Hindi puro radical lang, hindi puro geologs lang, hindi pwedeng grabe yung heart sa community o Indiana Jones. Two of our pastors, they really are very good seminarians. Kaya nung huli kami nag-training, medyo kumiling kami kasi pang PhD na yung pinag-aralan namin eh, di ba? Sinong nag-graduate pala doon? grabe yun ah. Pang seminary na yun eh. Okay. Thank you for our leaders. Secondly, when the laws and doctrines overrule basic human freedoms. May batas tayo dito sa gobyerno, may doktrina tayo sa simbahan, pero dapat din natin apakan yung basic human freedoms. Dalawa lang yan. The right to choose, the right to worship, the right to decide for your own life, the right to happiness. Nakasulat yan, even sa Amerika, di ba? Basic man yun. Pinanganak ka ni God na may ganong kalayaan at walang sino man, gobyerno man yan ang simbahan o gobyerno ng isang bansa na kailangang apakan yun dahil yun binigay galing sa langit. God is the sole proprietor of all that. Kaso nga lang, lumagpas sila. And Saul approved of their killing him. Acts 8, verse 1 to 3. On that day, a great persecution broke out against the church in Jerusalem. Ito yung sinabi niya, why do you persecute me? And all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. Godly men buried Stephen and mourned deeply for him, but Saul began to destroy the church. Wow! Going from house to house, he dragged off men and women and put them in prison. Hindi pa siya nagsimula sa Damascus, sinimula niya yun sa Jerusalem. Inupakan niya lahat. Lahat, tinats niya. Pag followers ka ng the way, yari ka. Yung followers ni Christ. Hindi pa naman tayo Christian noon eh. Tinawag tayong Christian sa Antioch, Syria. At pag tinawag ang Christian, hindi yun badge, di ba? Pag anong faith mo? I'm a Christian, di ba? Noong una, pag sinabi mong Christian ka, ma-stone to death ka. Hello? Wala nga amin nun. Anong faith mo? Secret. Di ba? Dumating sila sa Rome, di ba? Anong symbol na ictus yung fish? Kasi dapat alam niyo yung symbol. Pag naggawa si, anong symbol mo? Pag ang ginawa niya square, hindi ka ano. Pag check lang, hindi ito kapanampalataya. Dapat pag gumanon siya ng fish, okay. Di ba? Yun ang symbol nila sa, di ba? Naalala mo yung catacomb sa Rome. Ba't siya, pwede ka na umana sa taas, di ba? Ba't sa baba kayo? Hinahunting kayo ni Nero. Pag nalamang Christian ka, papatayin ka. Kasi ang madilim yung Coliseum, kailangan ng ilaw, bubuhusan ka ng gas o ng oil, susunugin ka. Pakain ka sa leon, di ba? Di ba? Iba sa atin, aso na nga lang, takot pa tayo, di ba? Eto, leon. May ipagpatintero ka. Ganun lang naman sila magsaya noon pag nakita lang yung mga Christian. So again guys, salamat ngayon matatawag natin sarili mo na Christian. No? Dati pag tinanong mo, what's your faith? Secret. Kasi delikado. Pag nalamang Christian ka, amen? Kaya pag nagtawag silang Christian nun, badge yun. Badge yun from heaven, I'm a believer of Christ. Pag sinabi nila yun, ako, you can take your face all the way to the bank. Yun ang totoong face value, dahil Kristiyano ka. Because hindi ka pwede magsabing Kristiyano na hindi. Hello?
Minameke nga, di ba? Si Ananias siya kasi sa Phira. Ano problema nila? Phira. O, pinatay sila, di ba? Nagpipace value pa yung dalawa, namimeke pala. Ah, you lied to the spirit, my dear. Patay, di ba? Ay, ayun na pala yung asawa mo. Dalawa na silang hinila palabas. Bakit? No joke. The same God that naglaglag kay Saul, the same God na bumira kay Ananias at kay Sapphira. Bakit? Seryoso si God eh. Hello? Tandaan natin, grabe tayong mahal ng Diyos, pero ayaw na tayong lalagpas. Okay, when the end justifies the means. Akala ni Paul, o ni Saul, holier than thou siya. Yan yung attitude. Huwag tayong ganun. The more na marami tayong alam, the more dapat servant tayo. Hello? Nga one time, di ba? Nagpauna si Lord. Tataka siya, ba't nagpahuli itong mga mokong na to? Pahuli. Lalaban, hindi ako yung pinaka-greatest eh. Ako man yung nauna. Sabi ng dalawang, di ayun, nanay namin, nagbigay lagi ng regalo si James and Jen yun. Naglalagay yun, naglalangis yung kay Lord eh. Nalala niya yan? Lord, pwede ba yung anak kong dalawa sa left tsaka sa right mo sa heaven? Ha? Naglalangis yung nanay. Akala mo ngayon lang yung ganyang corruption. Pati simbahan, may konting padulas kay Lord eh. Hindi ko masisi mga nanay, no? Yung mga nanay talaga, grabe din talaga, no? Pagdating sa mga anak, talaga, gusto ko yung mga anak ko nasa honor list, di ba? Nilalagyan, eh. So, nagpapayabangan siya, hindi, ako yung paborito, ako yung paborito, gano'n. Sabi ni Lord, mga mokong na to, akala nila, hindi ako si God, naririnig ko sila kahit 1 kilometro, di ba? Ano problema niya? Wala, Lord. Sinagot niya, you know, who wants to be the greatest? Pahumble pa sila. Ang sabi niya, the greatest among you should be the servant of all. You wanna be great? Be the servant of all. That's the way to greatness. Hindi holier than thou. Servant of all. Kaya pag leader ka, dapat ang tawag sa'yo, servant leader, hindi lang leader. Hello? Amen? Hindi pong pag nakalagay, hi, my name is Lito, happy to serve. Di ba? Ang ganda ko yung Lito, no? Lito, happy to serve, di ba? Dapat ganun tayo. When God's truth, pangatlo, takes away the veil that clouds our minds, blinds our eyes, and darkens our heart and soul. Acts 9:1-6. Meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats. Binasa natin, against the Lord's disciple, he went to a high priest, dragged them out, take them from house to house, and God had to take away Saul's vision. Ulitin ko ha, pagka tayo nabulag minsan at lahat ng biyaya na wala sa atin, ibig sabihin nun, hindi kinuha ni God yun para forever wala yun. Because kung matatauhan lang tayo, kung ipapalit ni God dun, mas grabe pa doon sa nawala. Pero ilan talaga sa atin yung maniniwalang may kapalit yun? Marami, sumuko na. Kaya laging famous sa kwento ko, di ba? Isa sa pinaka-greatest na tao, hindi dahil generous siya, na medyo iba rin man ugali nito. Pangalan niya, John Paul Getty. Ito yung mga naunang naghukay ng oil sa Amerika. Mga prospector to noong unang panahon na wala pa yung mga Saudi Arabia. No? Prospector, sa small time siya eh. Malakas lang yung vision niya tsaka tiwala niya na mayroong oil sa ilalim. So, naghamon siya sa mga kaibigan niya na nangababangkarote na rin. Alam mo yung mga ganun, investor lang, gusto nila passive. Sa sobrang faith ni Getty na may makukuha siya, kung ano ng mga pinangako niya, ganun kalupit yung faith niya na meron sa ilalim nun. Although behind him, hindi niya sure kung meron. May faith lang siya. Naghanap siya, teka, para sure. Ah, may nag-quit. Tinignan niya ilalim, mukhang meron dito. Magkano? Fire sale. Alam mo fire sale? 2.5 na lang yung benta. Tuwang-tuwa siya, binili niya agad. Nagtawag pa siya na investor. Delikado yun. You have to have great faith in God para gawin yun. O talagang naniniwala. Or else, ang laki ng utang mo. Hinukay niya. Nakakatawa. Binili niya yon at hinukay niya the day after nabili niya. Yun yung greatest, perhaps the greatest oil find sa Amerika. Pag tama niya, pak! Parang naligo sila ng shower sa oil. Kung ikaw yung nagbenta nun kahapon, dahil nung pag tuhog mong gano'n, wala lumabas. Yung pala, isang dangkal na lang, may oil na, sumuko ka pa eh. Ilang best time binagsak ni God? Ayun yun ah. Amo Lord, hindi na matatotoo pangako mo eh. Alam ba't na-bless si Getty? Naniwala siya meron doon. Kahit by eyesight, hindi niya sure.
Pero sa heart niya meron eh. You know, when you pray and never give up, sometimes sa dulo ka na ng PC mo, doon ka sasagutin ni God. When you look at Saul here, you realize that, Lord, eto na yung point na si Saul, sa sobrang taas ng tingin niya, akala niya, di ba? Siya na yun. You know, the good thing here is that, eto, sabi dito, when hate speech leads to religious persecution and ends in a killing spree. Anong ginawa ni Saul eh? Everybody hates Saul. Everybody had anybody they loved that he dragged or either killed. Kaya pag sinabi ni Saul, I have this problem, you know, but thorn in my flesh, maraming tanong yun eh. Alam nyo gano'ng kadaming tanong yun, kung ano yung thorn of the flesh? Marami sabi nila, baka may struggle siya o may weakness siyang ganun. Pero, I don't know kung sino nagsabi nun na, you know, isa sa mga perhaps kung meron siyang weakness o maliit na condemnation na bumabalik. Di ba may ganun minsan sa atin? Sindami yung napatay eh. Dami yung napatay. Tama si Lord, sabi niya, a day is coming when those people that kill you think they're doing me a favor. Si Jesus na yung nagsabi sa kanila, kila Peter. Darating ang araw yung papatay sa inyo. Sasabihin, praise God. Gumawa ako ng kabutihan, praise God, kill them. Diba? Ito nakakalukot, diba? When things began to go, kaya nga ingatan natin yung mga pagkakahiwa-hiwalay, hindi pagkasundo-sundo, kasi in the end, nagkakasakita na yung mga tao. Let's stop it while there is still space and time. Wow. Number four, when God regenerates a person. The Lord said to Ananias, Go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings. To the people of Israel, I will show him how much he must suffer for my name. Ano yung word na regeneration? Very serious yun eh. We're not in church because we're counted as, yes, I believe in Christ, I belong to this church. The reality of our relationship with one another is because first and foremost, we got regenerated in the Spirit. Alam mo, regeneration, ayun yung word na kung sabihin mo na born again ako, talagang nagbago ka from within. Hello? Sabi ko nga, may nakita akong car sticker, sabi niya, be careful how you live because you may be the only Bible that people read. Ano ba maraming tao hindi nagbabasa ng Bible? Naniniwala sa lang totoo yung Bible, pero yung measure at metric sila sa Bible, tayo. Eto tayo ngayon, di ba? We say right. We even wear that right. I love Jesus. Di ba? Yung mga ganon, di ba? Sinusot ba kayo ng ganon? Yung mga tingin, I love God. Di ba? Okay lang man yun. Iba nga nagtato na, di ba? O nakita mo, doon yung mukha ni Christ, oh. Sa kabila, eto naman, no? O commitment, di ba? Good. Maganda may ganon ka, pero ito yung tanong na hindi mawawala. Because of that, how much is really changed inside of us? How much? Ito nangyari kay Paul eh, na-regenerate siya. Pero ito yung problema ni Saul. Sa dami ng sinaktan niya at naulila, nangamatay yung iba dahil sa kanya, alam niyo ba na pag pinlip niyo yung Bible niyo, akala mo ilang page lang yan? Ay nako, after Paul, Peter, after 1.5 pages si Paul ulit. Guys, sa Bible, 2 pages lang yan. Sa real life, 13 taon na yung lumipas. Ha? 13? Yes. Alam niyo ba, after matauhan ni Paul, ni Saul, nag-preach talaga siya, powerful. Naniwala, iba, pwede ba takot eh. Ano sabi na, baka planted yan. Matalino yan eh. Baka biglang pasukin tayo dahan-dahan. Kung kailan natin nasakop na sa loob, biglang bag-flip yan. Pagtuturo tayo, ubos tayo. For 13 years, people believe his message because power si God. But they don't believe him. Kaya nga sabi ko, be careful how we live. We might be the only Bible that people read. Dahil sa Pilipinas at sa buong mundo, ang bestseller na book, Bible. Pero pinaka-least read, Bible din. Guilty tayo dyan. Ako din, guilty rin ako eh. Bakit? Eh karamihan ng Bible, display lang sa bahay, di ba? Sa panahon ng lola ko, leather-bound yung Bible, pinapatungan niya ng kandila para pag alas 6, nagpipray kami. Sabi ko lang, buksan natin, baka may nakay ko ana dong tarang banal ginapagayo. Sabi ko, ma, mas maganda siguro kasi parang nakainan ng daga, baka nasa heaven na yung daga ba? Kasi nagka-revelation, di ba? Parang kay Ezekiel, you eat my words. Alam ko, tao lang nasa langit. Sabi ko lang, baka may daga na rin sa langit, pero holy na daga. Kasi literally, kinakain niya yung word ni God eh.
Tapos ayaw nating buksan kasi holy. Oh, diba? Huwag naman. Basahin natin. Hello? Pag pumunta kayo sa bahay ko, may makita kayong Bible doon na halos kinawawa naman na Bible to. Ang dumi. Ang bakit? Bible ko nung college. Naniwala kayo kapag ka nagbasa ako doon, kahit nakapikit, kaya kong buklatin, kahit nasa niya, nasa gitna ba, Hosea. Yung kamay ko, tsaka yung Bible, magnetic eh. Kaya kong buklatin yan, kahit nakagano, malakay, mabubuklat ko yan, ganun ko kabisado. Bigyan mo akong bago, hindi ko mahanap. Ang dumi ng Bible na yun. Pwede nga ako mag-priest doon, yun ay notebook ko eh. Kaya dati, pag tinanong ako, Aliana, mag-priest ka, dala ko talaga yun, kasi doon yung notes ko eh. Matthew, ganun, may nakalagay na notes, oh, dumi oh. Alam mo, a dirty Bible is a well-used, well-read Bible. Ang holy naman dyan yung word eh. Pero pag ginamit mo, kasi nga naman, pag hiniwalay mo yung notebook, ilagay mo na yung notebook ko sa Bible, di ba, Norlene? Para pag nag-preach ka, ha naman to dire, ayan na oh! Kabi ka revelation, may mga bilog pa. Di ba? May code pa yon. Pag pula, ito yan, di ba? Pag blue, ayan yan. Ibig sabihin, pag yellow, yun. Pag may double strike, naku, matilupit siya na word. Oh. Hanggang ngayon, no? Diba? Daig pa yung e-books. Yun ang e-books ko. Lumang Bible. And believe me, if you love the word, study it. If you study it, dirty your Bible. Because a dirty Bible is a well-used Bible. That's a word coming out. Alam mo kaagad. Amen? Thank God sa mga bagong Bible. Pero yung mga lumalumana na, ano, kabisaduhin natin. Ano sabi ni Ananias, Lord, ba't ko lalapitan yan? Ang daming pinatay niyan eh. Ikaw kaya na pag-utusan ni God, puntahan mo. Ha? Baka masampulan ako. Hindi, gagamitin natin yan, di ba? Binulig ko nga, di ba? Nabulag, di ba? Dinala siya ni Ananias. Malungkot pag bulag ka, susunod ka lang kung sino yung nag-lead sa'yo eh. Dinisciples siya. Kapatid talaga yung pinakita ni ano. Before dumating si Barnabas sa buhay ni Saul, si Ananias yun. Grabe yung love ni Ananias sa kanya. Tinuruan talaga siya. But likewise, I said, between those two pages is 13 years of trying to show people that God changed me and that my revelation comes from heaven. You know why he was able to write 2/3 of the New Testament? Because he spent 13 years alone with God most of the time in Arabia. Kaya pag nagsulat na siya, ibang klase yun. Revelation knowledge yun. Before siya lilabas again at nag-travel na sa missions, ready na siya. God regenerates a person. If you want a big picture of regeneration, that's Saul who became Paul. The persecutor of the church, the number one hitman of the church of Jesus Christ became its number one believer. Kaya pag inisip mo, di ba 12, tapos si Judas na tibag. Actually, ang dapat magpumalit kay Judas kung titinan mo si Paul eh. Di ba? Pero even that, nireserve sa kanya ni God. Huwag na dadaling kita sa Gentile. Sabi nga niya, I will show him how much he must suffer for my name. Who wants to suffer? No one, right? But believe me, if you suffer with Christ, you will be raised up with him in glory. You know, sometimes when you suffer, in all my suffering, the moment I went out of that, I saw the glory of God, not in heaven, but in my life. Because when you suffer, you feel the cross. Yung sinabi ni Paul, carry your cross daily. You will not be able to carry it if you don't know suffering. Kaya nga sa Philippians, di ba? I wanna see the suffering of Christ, the glory of His crucifixion, and the glory of His resurrection. Bakit? Because as Christians, dun tayo dadaan. So ulitin ko ang nangyari sa kanya, review before the last one. When our head knowledge blinds out a revealed truth, let's not be there. It's good that we know, but we need to be sharp when we read the word and when our prayers reveal to us things that God, let's be sensitive. Diba? It's good to have knowledge. When our laws and doctrines needs not overrule, but even lift up the freedom that we need to have. Alam niyo yung pinaka-freest na tao? Yan yung dapat tagasunod ni Kristo. The government won't give you freedom. Yan lang yung nag-guarantee ng freedom. Di ba? Andiyan yan ang gobyerno para i-guarantee yan. At sa loob ng simbahan, dapat ituro yung tamang freedom.
not your will, but His will. You know, the real freedom in this world is to be free to follow God. Thirdly, di ba? Pag natanggal yung veil sa pananaw natin, we will truly be free. And that happened to Paul. And then when God regenerates us, alam niyo ba, all our life, hindi naman one thought process yung pagiging Kristiyano eh. Yung Christian walk natin, it will take time. Because we've been through life, through hard life, na kailan tanggalin ni God yung tinik na isa-isa. Amen? Nasubukan niya ba magtanggal ng magdibaw ng bangos? Sinong gusto dito ng bangos na boneless? Of course, gusto natin, di ba? Pero sino dito nag-i-enjoy na tanggalan ng ano, ng tinik yung bangos? Hindi nakaka-enjoy yun. Imagine naman yung sarili natin. Tayo yung bangos, ang dami natin tinik. Ang tiyaga na agad magtanggal, pati kaliskis ba? Di ba? In the end, ano tayo? Crispy, masarap, at aromatic na bangos. Naamoy ka ni God. Sa nga last time, di ba? Pag nakita ni God, yung buhay mo, hindi ka niya makita. Nakita niya yung sarili niya sa'yo. Wow! Pag tingin niya kay pastor, hindi naman sirin na yan. Nakikita ko na yung sarili ko. Oh, ganun yung goal. Hindi pag nanalamin si God, teka, ikaw ba yan, hak? Hindi na kita makilala. Ikaw pa rin eh. Huwag naman. Yun ang struggle natin. Okay, lastly, sabi doon, from pasimuno to apinuno. Alam nyo ba lahat kayo dito, lalo sa BCI, lahat kayo leaders, alam nyo ba yan? Hello? Yung ba, hindi ko alam, Pastor Mel, come on, tama na ka, huwag ka na magpa-humble. May time naman na humble ka, may time na acknowledge, you're a leader. Pakisabi doon sa katabi mo, leader ka raw. Ayan, paki-paki, yung sure talaga, yung leader ka raw. Ayan, sikuhin mo, leader ka raw. Ayan. Tanggapin mo naman, say mo, yes, leader nga ako, di ba? Alright, tama, di ba? Pero dati, hindi tayo leader, pasimuno tayo. Nakita ko si Paul, ganun. Ganun buhay ko dati, wanted eh. May wanted. Sabi nga ng anak ko dati, ba't ka ganun? Nakita ka ng mga klase mo, mixed review. Kasi dati na, nung hindi pa ako Christian, nung high school ako, mixed emotion yan. Di ba? Pag nasa lubok ko ng klase, magulo yan. Gulo talaga. As in ang saya. Pag wala ako, malungkot, parang may patay. Sabi, ano ba talaga gusto nyo kay Tetsu? Pagka nandito, galit kayo at masaya kayo dahil may umiyak. Pag wala naman, parang may binurol. Walang life eh. Di ba? Ganun tayong lahat, hindi lang ako. Ang dami nating sinimulan. Huwag natin pag-usapan kung naging resulta, di ba? Kasi magkakamo tayo na uli. Gusto ni God, pinuno tayo. He regained his strength. Chapter 19 up to 22 of Acts 9. Saul spent several days with the disciples in Damascus. At once, he began to preach in the synagogues that Jesus is the Son of God. All those who heard him were astonished and asked, isn't he the man who raised havoc? Wow! Havoc, ha? Nakakatakot yan. In Jerusalem, among those who call his name, and hasn't he come here to take them as prisoners to the chief priest? Yet Saul grew more and more powerful and baffled the Jews, living in Damascus by proving that Jesus is the Messiah. How can a man who hate God and His church begin to be the number one promoter, endorser of church? Hello? Wala nangyayaring ganun. Only God can do that. Tinan niyo buhay niyo. Huwag yung buhay ko, nakwento ko na yun. Tinan yung buhay niyo dati, di ba? Pag tumayo ka, tinan ka ng mga tao, atik man na siya. Di ba? Di mo kumutuan na ni, anak po naman. Tapos ngayon, pag nakita nila, iba ka, unsa man na siya. Di ba? Hello? Di ba? Alam mo yung parang duda pa rin sila, pero masaya sila ba? Alam nyo, maraming tao nagsaya na nakilala nyo si Lord. Alam nyo, ma-pride lang silang i-acknowledge ba? Yung parang yung pare si last time. The one who did good. Ang pangalan niya, Samaritan, di mo pa masabi. Ama? Hello? Kung nakwento ko lang ito, huling hirit lang, yung nanay ko, no? Lahat ata ng kandila, sobrang relihiyoso kami. Lahat ng kandila niyan. Ang pahinga nga lang namin, Linggo eh. Lunes, nasa isang church kami. Martes, dalawang church sa Bustillos. Ando kami, Merkules sa Baclaran. Webes sa St. Jude. Friday sa Quiapo. Sabado, may isa kaping church pupuntahan. So, di ba dapat Sunday nasa church? Pahinga ka naman. 6 days a week, di ba? Kung wala akong lagay doon na laruan, mani, lagi ganun, popcorn, lagi may padula si nanay para sumunod ako eh.
Pero nung nagbago ako, secretly masaya. Di ba? Parang nanay, di ba? Mga nanay, sobra kayong magpabor sa mga iha at iho nyo eh. Nyari, galit kayo. Hindi niya, nagbago ako. Sabi ko, ma, di ka ba masaya? Nagbago ako, di ba? Hindi ka na magtitirik ng kandila. Nya! Mga ganon. Pero deep inside, masaya siya. Bakit? Eh, pinanangalangina niya tayo eh. Lahat kayo pinanangalina mga parents niya. Di ba? Tama? Mga dating pasimuno na ngayon ay pinuno na. Ayan. Last, ito yung graduation speech ni Paul. The valedictory speech. 2 Timothy, then we end. 2 Timothy chapter 4, 6 to 8. For I'm already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. I've fought the good fight. I've finished the race. I kept the faith. And now there is in store for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award me on that day. Wow! Not only to me, but to all who long for His appearing. Wow! Sarap, di ba? Pag inisip mo, Lord. Kanina binasa natin, di ba? They put the clothes on the feet of a young man. This is an old Saint Paul. I'm already being poured out like a drink offering. Sino dito yung nakatikim na ng, di ba? Ang sarap ng kape na brood o kaya masarap na chocolate, di ba? O kaya ice cream na tunaw. Di ba? Yung hindi mo na ma... Kahit igano mo ng kutsara, di mo na maabot. Ang gagawin mo kayo, nga ka... Ayun, ganoon. Ayun, ibig sabihin nun, I'm being poured out. Wala na, hindi lang 45 degrees yung cup na ganoon na, wala na, huling patak na lang. It means he's dying in a prison cell. When he was writing this, he was deep underground in a prison cell. Alam niya, pupugutan na siya ng ulo ni Nero. Yung taong nalaglag sa kabayo, na binulag by grace, na halos nilabas dun sa isang syudad dahil pupugutan ng ulo, babatuhin na siya, nilagay sa basket. Kinagat ng ahas, lumubog yung, di ba? Lumubog yung barko, di ba? Sabi niya, sinner siguro yan. Yung halos nagsumpa yung mga relihiyoso na papatayin siya, isang batalyon yung papatay sa kanya. All his life. Kaya nga siguro din nag-asawa si Saint Paul. Kasi kung ikaw si Mrs. Saint Paul, baka unang ano pa lang, hinimatay ka na, emergency ka. Hindi na siya nag-asawa, na-realize yung magiging destiny. Lord, tayong dalawa na lang. I'm all yours because delikado magka-missis ako. Baka himatayin lahat eh. Sa tindi nung gagawin natin. The man that fall on the horse sacrificed so much. His entire life. If you want to summarize that, we just read it. For I'm already being poured out like a drink offering and the time of my departure is near. Alam niya mamatay na siya. Three things before we pray. I fought the good fight. You realize that faith will always be a fight? Yung pananampalataya niyo, labanan yan. Kasi laging may maghahamon yan kung totoo yan eh. I finished the race. Ang tawag doon, destiny. Ilan yung quitters? Sabi natin, di ba, when you quit, you don't win. You only win when you keep on. You wanna run the race? Ha? Pagod ka na? Okay lang. Hindi naman to sprint eh. Marathon to eh. Sa marathon, tatakbo ka. Pag napagod ka, di naman nakakaya sa marathon maglakad, di ba? Tama ba? May nakita ba kayo sa marathon, umupo na muna at umino muna, okay lang yun. Marathon yan eh. Hindi yan, ako nakakaya. Hindi na ako, no. Ano mo sa faith nyo, kung feeling nyo napagod kayo, umupo kayo, walang condemnation. Love kayo ni God. Pinagpahinga lang kayo. Kung feeling mo, hindi ka na makatakbo, mabagal, naglalakad ka na, okay lang din yun. Ganon katsaga si God. Sa dulo, ito yung tanong. Tatapusin mo ba yung karera na yan? Or just like most people, they quit. And lastly, I kept the faith. Yun ang pinakamalupit. Sa dulo, Kristiyanong Kristiyano ka pa rin. Hello? You know what makes Paul bold enough to face the craziest emperor of them all, si Nero? Because he never feared him. Never feared death. A man who got blinded on a high horse will never fear anyone except that guy who introduced himself, I am Jesus Christ whom you persecute. Guys, before ako mag-pray, let's just ask God, Lord, yung buhay ko ba, am I offending you by doing otherwise? Am I offending you by the way I live, the way I think, the way I act? Are there characteristics in my life that really offends people? And when I do that,
it really offends you. If there's any way offensive in me, please check my heart. Because I want to come out of this church this Sunday free, clear, rejoicing, victorious. Because in the end, sabi niya, what awaits me is a crown of righteousness. Kaya tinanong ko, sinong gusto ng blessing? Lahat tayo nagtaas. Alam mo, pinaka-greatest na blessing sa langit, may reward dun eh. May corona. Wow. You want a crown? God will give you crowns. Kaya nga tawag sa atin, King of Kings. Tayo yung king. Siya yung king ng kings. Ang king at queen, o kung ano man ang tawag natin doon, hindi ka pwedeng king, wala kang corona. Ba't kami corona? You overcome eh. That's the goal of God. Because, sabi nga natin, last days na, yeah, He's coming. Not yet tomorrow, but we're on a track to those days. Let's just pray. Panginoon, salamat. Paul finished up his life just like in a graduation. He had a valedictory speech. Lord, prayer, amen. From now till the last days of our life, that we could look at Paul and say, Lord, like Paul, our lives will be poured out like a drink offering. Lahat ng meron kami, inalay namin sa'yo. And pagdating ng oras na yon, many years from now, nakukunin mo kami, ito yung mamumutawi sa bibig namin. God, can you say this? I fought a good fight. God, I finished the race. God, I have kept the faith. Because you are giving me a crown greater than all crowns men would even give me. Because I'm looking at your glorious appearing. Panginoon, thank you for your people. Bless us. Because we know that what we need on earth, it's already amen. Give us the patience to wait for that blessing. But the greatest blessing is not even heaven. The greatest blessing is you in our life. Paul, when he fell on that high horse, he got that blessing. We want the same. Bless your people this morning. And allow what we've read so far to become reality starting today. That truly we would walk, talk, obey, submit, and love you all the way. We give you praise. In Jesus' name. Amen. Let's welcome Pastor Rene. Thank you, Pastor Mel, for sharing that word of God for us. Are we blessed? That valedictory address of Paul, that he says, for my life, for I am being an offering, no? Being poured out like a drink offering. And at the time of my departure, I have fought a good fight. I have kept my faith because there is God who is my judge, preparing the crown of righteousness that awaiting for me. Hallelujah. Not only for me, but also to all of you. Amen. And that is a powerful statement for every believer, for every Christian. And it is also Apostle Paul stated powerfully that says, though others sees me that I am wasting, but in myself I am gaining. May this statement be also our statement. As we come to the Lord, to the Lord's altar, to the Lord's table, let's prepare the holy elements for the Holy Communion. Let us remember what God did on the cross. As we look back, His love for us, and as we see the future, there's great assurance for all of us. Hallelujah. As our usher give us, distribute the holy elements, let us prepare ourselves by contemplating the love of God for us as we listen a worship song.
Praise, praise. Shall we all stand? Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. And thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Thank you. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. And thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Let us pray. Hallelujah, Jesus. Lord, we come before you, Lord God, in humility, and ask you, Lord Jesus, to examine my hearts today, my mind today, Lord. Show me, Lord God, anything. Reveal anything, Lord God, emotion, judgment, criticism. Lord, this is not pleasing to you. Lord, I confess, O God, my sins to you, Lord. Forgive me, because I know, Lord God, because that is hindering, Lord God, my relationship, my good relationship in you. I know, O God, that you love me. I am your child. I receive you, Lord God, into my heart, and you give me life, life everlasting. The price you paid, Lord, cover me for all the time. And my desire, Lord God, is to live for you. Thank you, Lord. I release forgiveness, Father, to those who wrong to me. Hallelujah. My dear friends, let's lift up the bread. 1 Corinthians 11:23 says, "For I received from the Lord what I also pass unto you. The Lord Jesus, on that night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.'" Shall we partake the bread? Just lift up the cup. He continues saying, "And when he had given thanks, in the same way, after supper, he took the cup, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you drink, you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes.'" My dear friends, let's partake. Hallelujah.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord, because today, O God, we are all partakers. You took the pain, Lord God, for all of us. You died for me. Thank you, Jesus, for that extravagant love. Thank you, Lord, because your death gave me life, a life of abundance, eternal life forever. And as I receive, Lord God, as I partake the bread and the wine, representing, Father God, your body and your blood, thank you, this gives me freedom. This we pray, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. God bless church. Good morning, church. As we are preparing ourselves for our tithes and offering, before that, I just like to have a short announcement lang for our BCI couples. There would be a couples get together on June 26th. That would be on a Sunday at 4 p.m. The Pastor Dave would be our guest speaker, and there would be food, fun, and fellowship. Our venue would still be here. And with that, also, I'd also like to welcome each and every one of you here at BCI, at Baraka Community International, where Baraka means a blessing. We are a blessing and a healing community, a church without walls, and everyone is welcome here, especially for those first-timers, second-timers like me here in the face-to-face, yes. It is very nice to see each and every one of you once again. 2 years have gone for us, but I've seen similar faces, kids growing up, but we are truly blessed that we are all here, and we are very thankful that God continues to bless us in His own ways. With that said, I'd like to share a Bible verse from Matthew 6, 25-34. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, you of little faith? So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first the kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. So before we have our tithes and offering, I'd like to share with you a little testimony of how our faith was really challenged last year when my dad passed away. He was in the hospital for 3 days, he was in ICU and all those complicated stuff. And we all know that the expenses would really be burdensome on our part. We just continued to pray and pray and pray. And God took his life. It was really painful, but then we have to continue. And I have to lead our family as the eldest son. Expenses-wise, funeral, hospital bills, if we were to worry as human beings, we would just crush. We took our faith really, really, really deeply, thanking God for the provisions given to us by people who we don't know or by people who were not expecting to give us. So we were able to pay off all our obligations in the hospital and even in the funeral home. And we have to start anew. A new life, a new chapter in our own lives as a family, because my dad didn't leave me millions or hundreds of thousands.
he gave us a little debt to pay. So it was a challenge. It was a challenge for me. Just like what Pastor Mel said, we have to be humbled down for us to be able to be raised up. So as I start my family and our family, my mom, we start from scratch. We are very thankful that our faith and our God continues to persevere and continues to give us all these things that we need each day, each and every day. So as we give to God, we just don't give because we have. We just have to give because we know. We know that it is all His, and it is all because of Him that we are currently alive, that we're currently able to communicate, to share blessings, to give out whatever skills we have, so that people will also learn from God, will learn to love His word and abide by His word. Father, we thank you, Lord, today, as we give to you what truly belongs to you, Father, for the expansion of your kingdom, as we continue to give you honor, praise, thanksgiving, adoration, Father, we just thank you, Lord, that we're able to give you how much we don't know, but we know it is from our heart that we truly give, and we don't deserve anything of this, but we are truly blessed that you continue to give us this life, our skills, our talents, so that we'll be able to teach, able to reach out to others who are in need of your word, of your love. We thank you, Father, that we're able to sustain our needs through you, Father. We thank you, Lord, that as we give, you continue to bless each and every one of us, especially in our family, and keep us safe from this pandemic, Father. We just thank you, and we lift up all glory, honor, praise, and thanksgiving to you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Did kanina, can we just spend a minute just blessing that person next to you? If you can find one or three of you, just bless that person. Let's leave this place with rejoicing and blessing. Yay? Just bless that person next to you. Yes, God.
Amen. As you pray, remember, Bible says the prayer of a righteous person is powerful and effective. So let's really have that blessing as a fuel that we receive and give for an entire week, being brothers and sisters. Amen. As we begin to wind down, let's all agree in prayer in behalf of Butch Hernani. That's the brother of Pastor June. By the way, Pastor June and Doc Yen are not here because for almost a week now, nasa hospital sila, really taking care of Butch. He's still under, nasa ICU pa rin ata. And let's really pray for restoration and healing kay Butch and provision for the family. Father, thank you so much. You know what we need. Our bodies belong to you. We pray that indeed your power, which is made perfect in our weakness, will come to provision this morning. And as we give blessings to one another, we agree in unison that you heal, Lord, supernaturally, Butch. Lord, ngayon nasa SPMC siya, we pray that you do a creative miracle. More than just healing him, recreate everything in his body, from cells to blood works to all those organs that have been affected, Lord, the pancreas, the kidneys, the lungs, and anything in between. We pray you give him powerful cells, powerful blood cells, and just, Lord, the power of your spirit would run from head to foot and declare, Lord God, him more than healthy, well, and well restored. That's our prayer. Let me read this verse in 1 Thessalonians chapter 5. May God himself, the God of peace, sanctify you through and through, and may your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and he will do it. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord let his face shine on you and give you peace. Be world changers this week. God bless you all, and we seal this prayer in Jesus' name. Amen. Have a great week, guys.